Hello, what's up guys? Sa video to, pag-usapan naman natin ang mga filters ng ating mga sasakyan. Particularly, ang air intake filter, cabin filter o yung AC filter at ang fuel filter. Papalitan natin lahat ng mga yan. Kaya stay tuned at para malaman nyo kung ano nga ba ang mga dapat nyo malaman bago kayo magpalit ng mga filters na ito. So, let's start with the air intake filter. Napakahalaga ng pag-maintain itong air filter kasi nakaka-apekto ito overall sa performance ng sasakyan. Kasi pag restricted na o barado na airflow ng itong filter, apektado na yung power ng sasakyan. Nagmamali na yung air and gas mixture ratio at ang resulta nun ay humihina yung hatak ng sasakyan. So, resulta ay lumalakas ka sa gas. Sa ang fuel consumption mo ay mas mataas. So, kailangan talaga laging mapalitan ito in due time. Ang interval ng pagpapalit nitong air intake is every 20,000 kilometers. So, in between those interval, kailangan i-inspect mo rin ito at nililinis. Ang paglilinis niyan is binubuga lang ng high pressure air. Ang ipapalit ko ngayon ay itong Fleet Max. Subok ko na ito at even sa mga previous na sasakyan ko, ito na yung ginagamit ko. Para sa akin, ito yung closest match sa OEM. At ayan, makita nyo kung gano'n nakadumi yung luma. So, talagang kailangan na nating palitan. Ganyan lang kadali magpalit ng air intake filter. So, we're all done na dito sa air intake filter. Ang next naman natin papalitan ay ang cabin filter o yung AC filter. Ang location ng cabin filter ay nasa likod nitong globe compartment box. So, kailangan matanggal muna natin yan. Bago natin umpisahan, tanggalin muna natin itong mga laman nitong globe compartment box. I-press mo lang yan inward para matanggal mo yung yung stopper para mailihis mo yung stopper. At pag na-press mo na yon, madali na yung matanggal itong globe compartment na yan. At makikita mo na yung housing ng cabin filter. Yan, ganyan lang kadali. Alisin mo lang yun. Cover na yan. At yan, pwede mo linisin din yung cover na yan. Para mas totally linis tong filter natin. So, mapapansin nyo dito sa filter, sa lahat ng mga filters, meron niyang airflow na naka-indicate. So, mahalaga yon kasi one way lang ang flow ng mga filters. Yung ibang filters, one way lang. So, makikita nyo yan, may airflow na nakaturo pababa ang airflow. Bakit pababa ba? Kasi, itong blower natin sa loob, pahigup yan, pahigup. Hinihigup niya ng hangin from the filter. So, ang direksyon ng hangin mo is pababa. Nandiyan sa baba ang blower eh. So, ang hangin is pababa ang direksyon. So, para mas madaling tandaan, kung saan naroon yung blower, doon dapat nakaturo yung arrow. Yun ang direksyon ng hangin na yan. Para mas madali nyo matandaan kung paano, anong dapat na posisyon ng cabin filter. Laging yung arrow ay nakaturo sa blower. So, ito yung ipapalit ko. Itong filter na to is walang nakaturo.
walang araw, walang airflow direction. So I presume ito ay bi-directional. Pwede pa, either way mo ikabit tong filter na to. Ayan po, ganyan lang po kadali magpalit ng cabin filter. So itong cover na to, nilinis ko na rin para totally malinis na talaga yung filter natin. So ang pagpapalit ng cabin filter is every 20,000 kilometer. Just like yung air filter kanina, 20,000. Pero depende pa rin yan kung nakatira kayo sa isang maalikabok o lagi nyo na e-expose yung sasakyan sa mga alikabok, extreme na alikabok, maaaring mas mababa. Pwedeng every 15 or every 10,000 nagpapalit ka na ng cabin filter. So i-reverse mo lang yung procedure ng pagtanggal mo kanina and that's it. Ayan na yung, ganyan lang kadali magpalit ng cabin filter. So make it a habit na nire-record niyo yung mga odometer niyo tuwing magpapalit kayo ng mga filters para alam niyo kung kailan kayo dapat magpalit. So dito na tayo sa last filter na ating papalitan. Ito yung fuel filter. Ito ay isang another product from Litmax. Ipo-post ko na lang lahat ng mga link ng mga product na ito sa description below. Bago nyo baklasin yung fuel filter, kailangan ma-release muna yung pressure sa loob ng tangke. Sa pamamagitan ng pagluwag nitong filler cup para mawala yung pressure. Ang location ng fuel filter ay nasa ilalim. Tapat siya ng rear door sa driver side. Isang bolt lang ang tatanggalin niyo dyan. 10 millimeter yan. Yan yung clamp na nag-hold dito sa fuel filter. Yan lang ang tatanggalin yung bolt. Ang pag-replace nitong interval ng replacement ng fuel filter based dun sa service manual nitong Suzuki Ertiga is every 40,000 kilometers. Mahalaga na mapalitan ito in due time kasi pag nagbara yan, talagang wala. Titigil kayo, titirik kayo ang sasakyan. So after nyo matanggal yung bolt, ito namang clamp na nag-hold ng hose ang kailangang matanggal. Hindi nyo actually kailangan tanggalin, i-move nyo lang para lumuwag na yung pinagkakabitan ng hose. Then, para totally lumuwag yung hose, ay ikut-ikutin nyo yung pinagkakapitan ng hose sa filter. Yan. Para mas lumuwag siya. At mas madaling bunutin ang hose.
bago nyo tuluyang hugutin yung hose, maganda na kayo ng pamplag kasi tutulo yan. Magandang pamplag yung mga lumang spark plug or yung cover nung bagong filter. May cover yon sa mga both ends nung doon sa bagong filter. Pwede nyo gamitin yun. Ibukan nyo lang yung clamp na yan using flat screw screwdriver para lumuwag yung paghugot nyo sa fuel filter. After nyo mahugot doon sa isang end ng fuel filter, sunod nyo nang itanggalin din yung nasa bandang taas na hose. Medyo mahirap lang yun kasi walang space, walang pwersa para tanggalin, pero mapapagtiyagaan naman. So after nun, ito palitan ko na. So ang gagawin ko is ikakabit ko nito doon sa clamp niya. So, ito na yung bagong filter na ikinabit ko. At ikakabit ko na yung naikabit ko na yung hose doon sa taas. At isusunod ko na ikabit itong yung outlet. Pero iakabit ko na yung clamp para mahuli na itong. Bago nyo i-start para i-test itong sasakyan, hayaan nyo munang i-pump ng fuel pump yung gasoline sa linya. Kasi natapon kanina yung gasoline sa linya, pati yung fuel filter, bago yan, walang laman. So, hayaan nyo munang i-pump ng fuel pump yung gas sa linya. I-on nyo lang muna, and then hayaan nyo mag-pump, and then off uli, then on, gawin nyo ito mga 2 times or 3 times, then saka nyo i-start. Huwag nyo nga palang kakalimutang isara uli yung filler cap sa gasoline tank. So ayan po, smooth naman ang takbong, ang idle nitong Suzuki Ertiga, at okay na okay naman. Sana nakatulong muli itong video to. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Thank you for